hapon. Magandang hapon po, sir. Si ang alitan po talaga nila po, sir, ay baboy. Uy. Yung kapatid ko po, sir, ay nagdodonate siya ng dugo sa LGU. Ngayon po, sir, yung LGU nagbigay sa kanya ng baboy. Ngayon po, yung baboy na sir, hindi po niya maalagaan sa bahay nila kasi maliit lang po talaga yung space, sir, at hindi po sa kanila yung bahay na yung lupa na tinitirahan nila, sir. Ito kasing pulis na, sir, parang pakiramdam ko, sir, parang sinamantala niya porkit bigay lang yung baboy na yon, gusto niya bilhin ng 2,000. Ang ano naman ng kapatid ko, kasi parang maliit lang, ginawa niya, bininta niya sa iba. Pero yung 2,000 na binayad niya sa kapatid ko, binalik naman po sa kanila. Pero ang ano, okay, sir, pagkabalik naman po, sir, akala daw niya, sir, wala na yon, okay na yon, wala, parang wala nang alitan o wala nang samaan ng loob. Pero nagulat na lang po siya sa pagkaano, sir, nung June 5, sir, binigla na lang siyang pinuntahan sa court na nagbasketball at sinuntok at tinutukan pa ng barel. July 2 po, alas 8 ano ng po, gabi, sir, na mangyari po yung... Pinos po ng kapatid ko ng July 2 po ng gabi, binaril po siya, sir. July 1 po, pinos niya yung nangyari sa, yung video nangyari sa ano po, sa basketball court. Opo, sir. July 2, patay na po siya. Opo, sir. Bakit alam po ninyo na July 2, 8 PM namatay? Gabi po, sir. Galing po ako dito, sir. Kasi nag-apply po ako bilang OFW po ako, sir. Waiting to flight na rin po ako. Umuwi po ako sa bahay. Tapos mga bandang alas 9:30, tumawag yung kapatid ko. Sabi niya nang, patay na si Dante. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi nang binaril, kapapatay lang. Meron ba nakita kung sino bumaril? Yung ang sabi naman, sir, bago daw yung nabaril, may kainuman. Pero hindi naman po nila sinabi kung sinong bumaril. Kilala po yung sinong kainuman nung kapatid nyo bago yung pamamaril? Hindi po nila sinabi, sir, kung sino pong, ano pong pangalan. Master Sergeant Mina, magandang hapon po, sir. Good afternoon po, Sir Rafi. Sir, isa po kayo sa person of interest dito ano sa kaso dahil may video po ng inyo pong ginawang panununtok at panunutok dito sa namatay. July 1, pinost po yung video and then July 2, patay na siya. Pwede po bang makatanong sa inyo kung bakit po nangyari yung insidente doon sa basketball court ng inyo pong pananapak at panunutok dito kay Dante, sir? Meron po siyang pinagtang baboy mo sa amin. O nung pinagtang ko sa amin po yung baboy niya, sinabi po namin na doon lang muna yung baboy niya, bibili na po kami ng pagkain ng baboy. Okay. Tapos pinagtang po yung baboy, pinagtang na po pala si iba. Sarge, nasaan po kayo nung July 2 ng gabi? Bali na sa ano po, nandito po ako sa bahay sa pinagluluto ko ng pagkain ng mga anak ko po. Nagpapakain po kayo ng mga anak niyo noong July 2, 8 o'clock ng gabi. Sir. Ako lang po kasi ang katulog nila. Ano pong kalibre na inyong baril, sir? Sir, yung baril ko po is kaliber 9mm po. Sherry. Idol. Naipaporensik niyo na ba at nalaman na ba sa ginawang investigasyon ng mga polis kung anong kalibre ng baril ang pumatay dito kay Dante? Wala pa po, Idol Rafi, pero nasa linya naman din po natin yung investigador po ng Tagudin, Ilocos Sur. Sargento Cariaga, magandang hapon po, sir. Good afternoon, sir. Sargento, ano po yung kalibre ng baril yung tumama po dito kay Dante na kanyang ikinamatay, sir? Sir, bali, wala po tayong na-recover, sir, na intisil doon sa crime scene, sir. Pero meron nung during autopsy, sir, may nakita silang islag doon, sir. Pero hindi pa, wala pa yung result, yung kung anong klaseng baril, sir. Kailan po nakita yung slug? Nung nag-autopsy sila, sir, sa crime lab, sir. Kailan po yon? July 3, ata yun, sir. Hindi ko matagal. July 3? Yes, sir. Oh, July 3. Anong araw na ngayon, Sherry? July 11 po. July 11. Sir. Sergeant Cariaga, so 8 araw na nakaraan. So hanggang ngayon, di pa rin na-determine yung slug na na-recover doon sa crime scene. Kung anong kalibre yon? Sir, i-follow up namin, sir, kasi sa ngayon po, sir, nakalib kasi ako, sir. Oh, bali, kung nakalib ka, sir, wala ka bang karelyebo, Sarge? Meron, sir. Bali, sila po yung nagpa-follow up, sir. Pero dapat, sir, kayo po investigador, itinan nyo dapat doon sa inyong karelyebo kasi dapat mag-interesado kayo dahil kayo ang lead investigator sa kaso na, hoy, mga kasama, ano bang slug yan? Kasama, gusto ko malaman dahil ako yung lead investigator para mailagay ko sa report. Diba? Dapat interesado ka pagdating dyan. Yes, sir. 8 days na po pa, hindi mo palaman hanggang ngayon kung anong slug yun. Pa-forensic nyo lang yan. Sir, 1 day pa lang dapat malalaman nyo na agad yan kung anong slug. Yes, sir. Yung na-recover. Oh, bigay mo sa akin, sir, ngayon. Kinabukasan, sir, bibigay ko sa inyong result kung anong klaseng, ano yan, kalibre. Meron na akong pagpapakitaan yan na, ano, forensic laboratory. Malalaman agad. Bakit kayo 8 days ago pa, wala pa rin hanggang ngayon? Sir, baka nagtatakipan na kayo dyan. Hindi po, sir. Ngayon, sir, nakita niyo na po itong video
na nung June 5, nananapok po itong si Sargento Mina, and then July 1, ipinost po yung video nito ng biktima, and July 2, patay ng biktima. Tama? Yes, sir. Naimbestigan niyo na ho ba itong si Sargento Mina? Nakausap niyo na po yung kanyang mga kamag-anak kasi yung alibi niya ay nung July 2 raw, nandun sa bahay nila, pinapakain yung kanyang mga anak. Bali, nag-iimbestiga po kami, sir, palagi, sir. Pero walang talagang magtayong witness, sir, sa nangyari, sir. Walang magtayong witness, siguro dahil natakot. So, alam niyo po na si Sergeant Mina ay isa sa mga person of interest. Siya ho ba ay powder burns? Yung ine-examine, kung nagpaputok siya ng baril, ine-examine niyo ba yung kanyang baril mismo? Pina-forensic niyo ba yung kanyang service firearms? Yun nga yung sinasabi ko, sir. Mahirap naman po na anuin natin, sir, kung wala pong witness, sir. Sir, hindi mo na kailang witness. Ang kailangan lang is you ask cooperation from Sargento Mina. You ask him na, Sargento Mina, person of interest ka para maklear ang pangalan mo. Pwede bang pahiram ng baril mo para ipaporensik namin para malaman kung ito ba'y napaputok o hindi. Tama o tama? Yes, sir. Yes, sir. Yun na pong kailangan gawin mo dahil personal interest, hiramin mo yung baril niya kung yung ba'y napaputok, kung kailan yung last time na nagpaputok yon. O, ba't di mo ginawa, sir? Sir? Hello, sir. Ay, nako. Mukhang wala akong mapapala dito kay Sargento. Sergeant Mina. Yes, sir. Yes, sir. Maganda ka pong po, sir. Sir, bakit ninyo po sinabit yung service firearm ninyo? 9mm po yung service firearm nyo, tama, sir? Opo. Bukod pa sa 9mm, ano pang baril meron kayo, sir? Wala na po, sir. Wala na po. Sinabit nyo ba sa PNP Crime Lab yung baril nyo para ma-forensic exam kung yung ba'y nag-discharge ng nagpaputok na discharge pa, ng bala? Wala pa naman po, sir. Inihintay ko po na magkaroon po ng formal na request nila na isasabit ko po tapos ibibigay ko po. Kung diba, kung ako lang po investigator, mag-iisip na po ako na nalinis na yun, nagawa na lang para. But anyway, that's up to the forensic investigator ngayon, sir, sir, may tanong lang po ako, sir. Willing ho ba kayo magpa-lie detector test? Ito po'y voluntary lamang. Para maklear po yung pangalan ninyo? Hindi na po siguro, sir. Hindi po, sir. Na. Hindi ko po isasabit yung nanyo. Ito po, sir, voluntary. Opo, now, ngayon, alam mo lang po kayo, yan, sir. Pero di ba, sir, gusto niyo po maklear ang name niyo, tama? Opo, sir. Now, isa sa mga makiklear sa name ninyo para sa pagdating sa public perception, sa pag-imbestiga na medyo magkakaroon sila ng konting direksyon, is for you to volunteer na magpa-lie detector test. Ayaw mo? Huwag na po, sir. Huwag na po. Now, yung baril mo, pwede ba natin pa-forensic? Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. For information, sir, yung baril ko po, sir, binibilang ko po ng part na firing pin nung sa trust trade po. May order po kami doon. Kasi bali ano po yung firing pin dun, sir. Iniintay pa yung part ng ano, kaya hindi pa kahit anong gagawin sa baril talang. Makita naman po, sir, kung kababali lang po o hindi. Teka mo na, yung firing pin, anong sabi ng firing pin mo, tinanggal mo, sir? Bali po, sir, nung bali po yung firing pin po, sir, nag-order po ako sa trust trade kasi nung pumunta ako sa mga gun store, sa Taurus po, trust trade po daw ang pag-orderan. Kailan po na bali yung firing pin? Bali, napansin ko lang po, sir, nung matagal na po, sir, kaya yung order ko po dun sa trust trade, sir, matagal na rin po dun, nakapending po, sir, nandun pa po. Pwede po kayo balinig po dun, sir. Kaya nga po, kailan po kayo nag-order ng para palitan yung firing pin? Titignan ko po sa email, sir, nandun po kasi pending pa po dun, sir, nandun pa po. Matagal-tagal na po siguro, sir, mga 2 months ago na po. Hindi ko po lang... 2 months ago, so ibig sabihin, pero nung nag-order ka ng firing pin, yung baril mo, nagdi-discharge pa rin, puputok pa rin. Kaya lang, kailangan mo ng palitan. Tama? Ay, hindi po. Putol nga po yung firing pin po, sir. Yung firing pin, black pin po ang in-order ko po, sir. Kasi bali po yun. So, ibig sabihin, yung baril mo, hindi na gumagana. Simulan 2 months ago pa. Opo, sir. Opo. Alam ba ito ng PNP, dahil ikaw ang trabaho bilang pulis, dapat araw-araw, gamit-gamit po yung firearms mo, baril mo, service firearms mo sa trabaho mo. So, ibig sabihin, pala yung dala-dala mong baril kasi hindi pala pwedeng magamit yon dahil sira ang firing pin. Yan ba inireport mo sa yung supervisor? Hindi na po, sir, kasi shoulder naman po namin yung pagpapagawa, sir, kaya bumili po ako ng firing pin. Hindi, sir. Standard operation procedure, sir, SOP yan, na kapag nag-report ka sa trabaho mo, dapat kompleto po yung mga kagamitan mo bilang isang pulis para magawa mo yung trabaho. Kasama na po dyan na yung baril mo ay well in order na para kung kinakailangan gamitin mo yung baril mo sa iyong trabaho, magagamit mo. In this case, sabi mo 2 months ago pa, sira na yung firing pin. Sana sinasabi mo sa supervisor mo yan para bigyan ka ng bagong baril, loaner, kung tawagan yun, papahiramin ka muna ng baril na gagana
habang hinihintay mo yung pagdating ng firing pin ng pinaka-service firearm mo. Pag nag-respond din po kami, sir, yung issued na long firearm po ang ginagamit ko po doon, sir. So meron kang ginagamit na issued firearm. Ano po yung issued firearm na ginagamit mo kapag ikaw ay nag-operate? Yung stock po sa station yun, sir. Yung mga M16 po, sir. Nung nanunuto ka ng baril noong July 5, sira na yung firing pin ng baril na yon. Yes, sir. So ibig sabihin, panakot mo lang yon. Actually po, sir, hindi po baril po yun, sir. Ano yun, sir? Yung tutok na po sa kanya, sir. Laruan lang yun, laruan. Hindi, yung lighter ko po yun, sir, kasi nababasa po, malakas po ang ulan nun, sir. Yung baril ko po, sir, na hindi na po gumagamit, nandun po sa loob ng motor ko po, sir. Hindi, kaya nga, sir, yung nakikita po sa video, yung June 5, na may hawak-hawak yung baril at nanutok pa nga kayo doon sa biktima, baril, anong baril po yun? Lighter po yun, sir, lighter. Nakabalot po ng medyas po, sir. Sherry, lighter ba yun? Parang baril po ito, Idol Rafi. Baril din. Ano sabi ko nagsabi, sir, na baril talaga ang hawak niya. Sir, yung lighter ba ginagamit mo mapanakot yan? Ngayon ako nakarinig na pulis, mananakot na rin na, manduduro na rin na. Ang sinabi ko po, sir. Lighter pang gagamitin sa panduduro? Sinabi ko po sa kanya nun, sir. Gusto mo sunugin natin yung utak mo para tumino. Ganun po ang sabi ko sa kanya, sir. So, ibig sa sandali, sir, ibig sabihin, tumino ka dahil ko hindi, sisindihan kita ng lighter ko. Ganun ba? Hindi, sir. Sabi ko, gusto mo sunugin natin yung utok ay yung ulo para tumino. Ganun lang. Ayun, sir. Parang bubunot ka. Lighter ba yan, sir? Hawak-hawak mo. Mukhang malaki-laki, sir. Ano bang klaseng lighter? Yung meron pa dun sa may, Yung mga nabibili po sa mall yan, sir. Yung parang baril na lighter po, sir. Yung nagkagad na baril na nabibili po sa mall. Yan, sir. May hawak-hawak ko. Mahaba, Malaki. Meron. Sir. Lighter. Anong klaseng lighter yan, sir? Itim pa. Yung dinalagyan po ng butane yan, sir. Yung ano sinasalpakan po ng butane, sir. Binunot mo yan para takutin siya yung pinagsasaksakan ng butane. Po, sir. Alam mo, sir, kanina pa kita nahuhuli, sir, Ang daming lapses doon sa mga binibigay mo, sir, ng mga statement mo. Hindi po, sir. Sir naman, unang-una, sir, hindi ugali ng isang abusadong pulis na mananakot na rin lang siya, manduduro na rin siya, manunutok na rin lang siya, lighter pa o yung pinagsasaksakan ng butane, parang nanduloko ka na niyan. Parang kami lahat ng tao sa mundo, bobo na. Sir naman. Yung lighter po yun, sir. Yung linalagyan po ng butane yun, sir. Tapos pangalawa, sir. Sabi mo, sir, yung iyong service firearm ay sira na tumasago. At bakit hindi mo nireport sa iyong supervisor na SOP po yan? Dapat sinasabi mo na yung iyong service firearm ay sira para naman ma-report, malaman ng iyong hepe. Para ma-verify niyo po, sir. Nag-aalanganin ka mag-submit yung sarili mo sa isang lie detector test na dapat makakatulong yan para to clear your name. Sir Idol, sir. Sir, para sir. Para makatunayan po na talagang na 2 months ago, may order po ako sa Trust Trade po, sir. Mayroon pa naman po doon. Kahit kukunin po natin, sir, yung sa email po naman po yung, sir, yung pinag-orderan po namin, sir, sa Gmail. Oo nga, sir. Maaaring nga nagsasabi ka na totoo, nag-order ka ng firing pin. Pero yung hawak-hawak mo dyan sa video, baril po yan. Now, maaaring baril mo yon, maaaring hindi mo baril, maaaring hiniram mo rin. Kaya nga po, sir, sana yung service firearm mo, ipapuporensik natin yon. Sana matagal nang ginawa ng pulis yon, na yun yung investigador. Pat kasi yung pong bala na na-recover, yung slug, hanggang ngayon, 8 days ago pa, hindi pa rin nadidetermina kung from what caliber. Di ba, sir? Nagtatakipan na naman dito. Parang mayroong takipan. Sargento Cariaga. Hello, sir. Kayo ba, sir? Biniverify nyo na yung alibi nitong si Sergeant Mina na siya ay nasa kasamang kanyang pamilya noong July 2? Yes, sir. Yes, sir. Sino naman kinausap nyo? Yung mga kamag-anak niya, sir. Sino-sino po doon sa mga kamag-anak niya? Actually, yung mga kabarangay niya, sir. Taga-Hardin, sir. Sino po yung kainuman ng biktima, sir, nung gabi, nung bago siya mabaril? Na-check nyo na ba? Ayaw daw magsalita yung mga tisigo, Bali, yung mga kasama niya ring tricycle driver, sir. So sa ngayon, sir, blanco kayo, wala kayong lead. Yes, sir. Kasi wala namang tumayong witness, sir. Sir, ganito na lang, sir, para hindi kayo pagdududahan na nagtatakipan kayo, para hindi kayo pag-isipan na kayo po'y sorry, sir, mawalang galang na kayo po'y mga na investigador. Sir, bilis-bilisan nyo na, sir, i-determine yung kalibre ng baril ng slugs. So, saan galing na baril yun, yung na-recover. Okay, tapos sir, yung service firearm ni Sargento Mina, dapat napuporensik mo na po yan, sir. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Na dapat ginawa niyo na yan, sir. Eh ngayon, hindi niyo pa ginawa. Major Ronald, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon. Sir, sabi ni Sergeant Mina, 2 months ago pa, nag-order na raw siya ng bagong
firing pin sa kanyang service firearm. Opo, opo, sir. Yan po ba, na-informan niya kayo na yung kanyang baril pala hindi niya nagagamit. So pagpupunta diyan sa istasyon, wala siyang dala-dalang baril. Hindi niya po sinasabi sa inyo every time na mag-report siya for work na wala siyang dalang baril o kung meron siyang dalang baril, o dili kaya hindi sa kanya yon sapagkat yung kanyang baril ay sira ang firing pin. He didn't say that to you? Wala naman po, sir. He didn't report that to you? Negative, negative, sir. Bakit niya po hindi ginawa yun, sir? Di ba? Doon pala may violation agad doon si Sargento Mina? Wala po, wala po. Pangalawa, sir, bakit hanggang ngayon hindi pa rin po nalalaman eh na-recover yung slugs 8 days ago kung anong, wala po, kung anong kalibre ng baril yun? Mabina yung sigla. Medyo. Sorry, sir, ha, pero minamoy po ako masangsang dito eh na the way things are going. Ayusin niyo po investigasyon niyo dito, Major. Actually, sir, yung incident po ay na happened in Tagudin, Ilocos po. Mag-iimbestiga po ako sa aking kwan sa tao ko kung ano po kung talagang nangyari. Sorry. Idol, sir, opo, as per ating researcher din po, Idol Rafi, walang alam po si Major Lupisa na person of interest po yung kanyang tao na si ito nga pong si Sarge Mina Jr. Oh my goodness! Medyo, hindi mo alam hanggang ngayon na person of interest itong bata mo. Hindi pa rin daw po kasi nakakausap ni Sergeant Cariaga, ito nga pong si Sergeant Minas. Major, alam na ng buong Pilipino hanggang dito sa Amerika, Canada, Europe, Asia, Dubai, Middle East, alam na na ito pong si Sergeant Mina ay person of interest at ikaw, Chief of Police, at ikaw, boss nitong si Mina, hindi mo pa alam na chief person of interest na pala itong bata mo, samantalang lahat ng Pilipino hanggang sa buong universe, sa ampang planeta, alam na na person of interest si Mina. Ikaw hindi, sir naman. For your information, sir, nangyari kasi yung incident sa Tagudin, Ilocosor, at yung tao ko wala naman siyang nababanggit tungkol sa nangyaring insidente, sir Senator. Sherry. Idol. Marami akong nakikitang butas dito sa mga sinasabi ni Sargento Mina. Even itong si Chief of Police Ronald, si Major Ronald, sabi niya na meron nga talagang pagkakamali dito itong si Mina by not reporting to his immediate supervisor na yung kanyang baril pala ay sira ang firing pin. At hanggang ngayon, hindi pa napuporensik yung baril na sinasabi sira ang firing pin. Oo nga, may in order siya. Pero for all we know, baka nagpa-fire pa rin yung baril. Pero dapat na ano na yun, napuporensik na yun. Major? Yes, sir. Senator, Idol. Hindi pa pala naimbestigahan, hindi pa nakakausap ni Sargento Cariaga, si Sargento Mina? Wala pa naman siyang nababanggit tungkol dyan, sir. Pero pagdating niya dito, sir, iimbestigahan ko po. Alam niyo po, Major, kung ang suspect po ay hindi police, baka na-salvage na po itong person of interest o nabugbog, lalo pa kung police po ang biktima. Nabugbog na po ito, wala nang proseso-proseso porket ang person of interest ay police. Kailangan maraming proseso at kailangan bibibihin at kailangan mabagal yung gagawing investigasyon. Di ba, sir, Major? Opo, sir. Tulad nito, 8 days ago pa, hindi pa nalalaman opo, yung resulta ng slugs. Hindi pa nakausap itong si Sargento Mina. Sir, at ikaw, sir, hindi pa alam na person of interest siya. Luna Police Station po to, sir. Even though tao ko siya, pero wala pa naman siyang nababanggit sa akin tungkol doon sa nangyaring insidente, sir Senator. Pero sir, kalat na kalat na to social media eh. Actually, sir, pinatawag ko na rin siya para tanungin kung anong nangyari sa insidente. Nakita niyo na ba yung video, sir? Negative, sir. Through cellphone lang naman yung... Sir, panoorin niyo po yung video. Sige, sir. Hindi ko napapanood yung medyo yung video. Idol Rafi, kanina lang po natin natawagan si COP and as per researcher, ngayon lang din po nalaman ni COP yung nangyari pong insidente. Iakit na lang natin kay PD. Yes po. Sherry? Opo. Na-frustrate to eh. Nakikita ko mukhang nagpapatikot-sikot sila rito eh. Major, yung pong service firearm ni Sergeant Mina bilang supervisor, pwede man naman siguro i-require sa kanya na i-submite sa crime lab para i-forensic yung baril kung nagamit ba o hindi, kung nakapag-discharge ba ng bala o hindi. Tama? Kung napaputok ba o hindi. Tama po. Right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And then, paki-verify na lang po yung kanyang alibi, Major, kung tumutugma. Opo, sir. Opo, sir. Makikipag-cooperate kami sa inyo, sir. Pwede Major, namin itulong sa inyo para sa investigation. Major, ganito po, Major. Ano? Bata ka pa, Major. Malayo pang marating mo. Ilan taong ka pa servisyo?
huwag mo naman siguro sayangin yung iyo pong karir para lamang sa isang tao na later on pwede madinto, pati ikaw madadamay pa. Opo sir, opo, opo. Diba? Magkikipag-cooperate po kami sa inyo sir. Kung ano pong diba, major? Diba, major, mas maganda major kung ito po'y tatatak sa record ninyo na nakapag-solve kayo ng isang murder case na kung saan involved yung kabaro nyo, walang kabaro-kabaro, basta ginagawa nyo yung trabaho nyo, napakulong nyo ang tauhan nyo mismo. Diba, major, ang gandang record yan, malalagay sa record ninyo, tama? Tama po kayo, sir, Senator Idol. At baka magkakaroon ka pa ng medalya because of that. Pero opo, kung ikaw, major, ay babalik ka rin mo yan, at ikaw po'y kakanlong sa kabaro mo na may kasalanan, mag-stop ng karir mo dyan. Lalapag na pag nalaman ko, I will make sure, ako po mismo, major, I will do everything in my power, legally, na para malalagay ito sa record mo, opo, sir, na opo, hindi ka magandang opisyal at hindi maganda ang performance mo, di po ba? Opo, sir. Opo, sir. Hindi po namin tinotolerate yung mga ganong tao dito sa... Sige po, major. Maganda nyo lang po, sir. Hindi po major, tinotolerate po, major. Attorney Sam. Yes, Idol. Anong take-away mo rito? Idol, bilang galing din ako sa isang matinding agency katulad ng Customs, at may kaso po tayo last time na police din ang involved. Yung mga excuses katulad ng nakalive kasi ako ngayon eh. Yung nakakagigil kasi dito talaga si yung investigador. Kasi unang-una niyang sasabihin, nakalive siya. Hindi niya alam yung mga detalye ng kaso, whereas dapat siya talaga yung may alam. Isa yan sa mga style nila eh, pag ano, pag... gustong magtago, pag gustong umiwas. Naririnig ko yan ilang beses na kasi trabaho ko rin naman mag-imbestiga. I think itong si Cariaga, at tanggalin siya doon sa investigasyon at siya yung imbestigahan kung bakit may kapabayaan siyang ginagawa. Lalo na po yung pag yung from July 3 na wala pa siyang resulta doon po sa slug na natagpuan but walang ginawang aksyon. So clear na may negligence doon. From them. At hindi pa niya nakausap si ano, si Mina pala. Yes po, Idol, wala eh kasi 'yun ang unang-una niyang dapat na kinausap. 'Yun ang unang-una niyang dapat na pinuntahan, wala din. So ang dami niyang indications na parang merong talagang ginagawang kalokohan ito si Cariaga. So talagang doon tayo magsisimula kay Cariaga, Idol. Ito dapat pitpitin talaga. Si Major Ronald sa kasi Major Cariaga, mag-usap na masinsinan. Tama ba ako, Major Ronald, sir? Kausapin yes, sir. Yes, sir. Si Sergeant Cariaga kasi hindi ho siya magaling na investigador. Marami po siyang lapses. Yung mga sagot niya, sir, paltos-paltos. At parang pinanganak lang siya kaninang umaga. Opo, sir. Opo, sir. Parang hindi pa niya alam kung anong nangyayari sa mundo. Okay, sir? Na opo, sir. Actually, sir, tawag ko po siya pero... dito po sa Luna Police Station, magkikipagtulungan po kami, sir. Actually, yung pinangyarihan ng insidente ay dun sa Tagudin, Ilocosur po. Incidentally, dito lang po siya nakaasahin sa akin sa Luna Police Station, La Union. Sir, napakasimple lang eh. June 5, nangyari yung panunutok. July 1, pinos ng biktima yung panunutok. July 2, patay na siya. Nag-guess nyo, sir? Sige, pagtulungan po kami, sir, kung ano pong... Hindi mo kailangan maging isang rocket scientist ka, sir, para maitahi-tahi mo itong ganitong klaseng insidente na para you'll come up with a conclusion pretty much na kung sino talaga may kagagawan, posibleng malaking porsyento na may kagagawan sa kasong ito. Nag-guess mo? Opo, sir, gets ko po. Pulis po kayo, sir, di ba? Opo, sir, opo, sir. Huwag naman ganun, sir. Huwag kayo magtakipan, sir, dahil I assure you, sir, na once na nakahon namin dito si Sargento Mina at wala pong cooperation from you, then I will make sure, sir, na one way or the other, kayong dalawa ni Cariaga, may kalalagyan din. Opo, sir. Opo, sir. Pero kung ikaw, sir, ay gagawa ng tama, aba, I'll make sure na malayo pa pumarating mo. So kung ako sa'yo, sir, surrender mo na siya sa proper authorities, gawin yung tamang investigasyon, nang sa gayon, makahon na natin ito na mas mapabilis. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Magkikipag-cooperate po kami, sir. Salamat po, Major. Welcome po, sir, Senator Idol. Sorry. Hello po. Iakyat natin to sa video sa RD. Yes po. Kung hindi, siguro, papa-imbestiga natin sa NBI. Ilipat na lang natin. Natin mga polis dyan sa... Tama yun, Idol. Para may cross-investigation po. Parallel investigation? Yes po, opo. Yun lang muna, sige.